Oh, yung guys, ang gagawin natin ngayon ay alay natin ang gulong nitong iltreng ito. So ang gagawin natin, bago tayo mag-align, kailangan magpalit muna tayo ng mga piyesa na kalugna kagaya nito. Tie rod end, ang tawag dito guys, tie rod end and out. So dalawa yan. So kung mapapansin nyo, ayan o, so masyadong kalugna, so sira na yan guys. Kailangan ganito, walang kagalaw-galaw yan dapat. Bagamat gagalaw man siya ay matigas. So hindi kagaya nito. Kasi maglalaro na yan. Kahit i-align mo yung gulong, kapag nananakbo ka na, pwedeng kakalog-kalog. Nagwi-wiggle kapag ang ating tie rod end, tie rod out ay sira na. Tsaka kahit i-align mo yung gulong, mapupudpud ang gulong, kasi kapag ka tumatakbo, nawawala siya guys sa alignment. So kaya kailangan hindi gumagalaw. O gaya nito, sira na to. O yan, napapalitan natin guys. Okay. Gaya natin. So hindi ko na pinakita sa inyo guys kung paano ko kinalas doon sa sasakyan. Madali lang naman ang pagkakalas niyan. Okay. So mainit nga lang ang aking paggagawa. Cut mo na lang. For 3, 2, 1.
pantay na? Hindi pa. Ayan, okay na. Hindi pa. Okay na yan. Tatapat ko na lang. Yan yun to eh.
kain mo doon sa kabila. Ay, ito na, tara ka. Hawakan mo dito. Hawakan mo dito. Hawakan mo. Hawakan mo lang, ha. Hawakan mo lang, ayos ko lang dito. Bibidyohan mo yan, ha. Dapat pag binidyohan mo to, tingnan mo ko. Pag binidyohan mo to, ito gagalaw tong gulong, lalapat ito, ha. Hmm. Dito kasi hindi mainit. Diyan mo ang trigo. Ano? Hindi pa nalapat. Oo. Ano nangyari? Nalapit na. Lumapat na? Hindi pa, malapit na. Malapit na. Tumayo. Hmm. Yan. Malapit. Yan. Sobrang lapit na. Dumikit na? Hindi pa. Pero malapit na. Yan, dumikit na. Dumikit na. Hmm. Dumikit na, dumikit na yan. Oo. Oh. Saktong dumikit yung ano, ha? Saktong dumikit yung ano, ha? Hmm. So yun guys, ganun lang sa pag-a-align. Babanatan nyo, babatakan nyo ng lubid. Pwede kaya tanse. Paikot, paikot ng gulong. So yan, kung mapapansin nyo, paikot yan. Paikot. Para makita natin yung alignment. And then, after na masukat nyo, dumikit na dito, lumapat na. Lapat dito, no? Tingnan nyo sa kabilang side kung ganun din. So tingnan mo sa kabilang side tutoy kung ganun din. Pakita mo. So, ayan. Ganun din. So nakalapat na siya, guys. So, hindi na bali yung hulihan. At wala nang problema hulihan, guys. Itong yung unahan lang ang titingnan natin. So ayan, nakalapat na. After na magawa natin, na ilapat natin sa ganyan, susukatin natin ngayon ng metro. Sukatin natin dito sa hulihan tsaka sa harapan. So ganun ang gagawin natin para masiguro natin na tama yung sukat.
Hindi lang tayo babase dun sa tanse, so babase rin tayo dun sa sukat. Dugo tayo sa kabila. Yung sukat natin kanina. Sa gitna ka, ha? Gitna. Fifty-seven. Sa likod. Sa likod. Ayan na, Toy. Toy, ito na. Ang sukat. Ayan na, naano mo na? 57, 10. Okay. Ayun guys, dahil nai-align na natin yung kanyang gulong, magpalit na rin tayo ng wheel bearing kasi nga umaalog na siya. Hindi na siya kumakalog. Hindi na kumakalog siya. Problema mo. Anong size ba yung nandyan? 57. 30 kasi na. Ah, hindi pa. So, hindi pa naman kailangan magpalit, guys. Medyo hinigpitan ko lang ng konti yung bearing. Okay pa naman. Okay pa naman siya, guys. Ligpitan ko lang ng isang ikot yung bearing. So, pwede pa. Balik na natin yung kanyang lock. Baba. Ayaw mo. Yun. Thank you.
After nito guys, okay na. Hinigpitan ko lang ng konti yung kanyang bearing kasi may kalog na siya. Malalaman naman natin kapag sira ang bearing once na inikot natin to. So may maririnig tayong kakaiba. So yun, dahil wala pa naman, so ibig sabihin okay pa siya. Yeah.